Sa pagpapatuloy ng pagsubaybay natin sa free agency ay naging mabilis ang signing ng mga players ngayon. Dahil na din sa mga rumors na lumabas noong nakaraan na napaghanda na din kasi ito ng management. Ang ilalatag ko lang dito ay yung mga recent update regarding nga sa mga players. Yung initial lineup nila ay saka natin pag-uusapan kapag nasa training camp na sila or doon na sa preseason dahil medyo matagal pa talaga bago mabuo ang kanilang lineup. Para sa unang banat ay nag-sign ng contract extension itong si De'Aaron Fox para sa Sacramento Kings. So kahapon ay nasabi ko nga na target siya ng Miami Heat bilang backup plan. Pero itong sa pag-sign ni De'Aaron Fox ng kontrata ay mahihirapan na siyang makuha ng Miami Heat. Nag-agree si De'Aaron Fox sa $163 million na kontrata para dito sa Sacramento Kings sa loob yan ng 5 taon. Per year ay hindi pa nilalabas kung magkano. Pero ito yung maganda sa kontrata niya na hindi ibinigay kay pinsan, kay DeMarcus Cousins. Sa kontrata kasi na yun ay merong clause na pwede siyang makakuha ng nasa $195 million. Doon papasok yung mga special accomplishment na makukuha ng isang player, pagiging All-Star, All-NBA team at iba pa mga awards. Katulad din to ng kina Ben Simmons at Jamal Murray. Pero hindi pa nilalabas ang official breakdown kung magkano nga ang makukuha na kontrata nitong si De'Aaron Fox per year. Agreement pa lang ang nilalabas nila. Si Jordan Clarkson naman ay nag-agree na din sa $52 million na kontrata sa Utah Jazz sa loob ng 4 na taon. Ang estimated noon per year ay nasa $11 million, $12 million, $13 million at $14 million. Halos tumaas lang ito ng 20% ang makukuha nga niya per year para dito kay JC dito sa Utah Jazz. Hindi ito nalalayo sa nakaraan niyang kontrata, pero okay na rin yun dahil maganda naman ang chemistry niya sa team bilang isang six-man at makakaasa si JC na magkakaroon siya ng playing time. Lumabas din yung balita na interesado na rin ang Utah Jazz na papirmahin ng contract extension si Rudy Gobert at itong si Donovan Mitchell para intact pa rin ang kanilang lineup sa mga susunod na taon. Si Derek Favors ay babalik din dito sa Utah Jazz. So yan, nagkakatotoo na ang iba mga rumors. Last season ay naglaro ito si Derek Favors para sa Pelicans. Meron siyang 9 points at 9 rebounds per game. Nasa 3 taong kontrata ang binigay sa kanya ng Utah Jazz at meron din siyang player option. Naging part kasi siya ng trade noong 2019, papuntang Pelicans, at noon pa ay binabalak na talaga ng Jazz na ibalik siya sa lineup. Sa Miami Heat naman ay official nang babalik sa lineup si Udonis Haslem, so last season ay nakapaglaro lang siya ng 4 na games, at dito na siya papasok sa kanyang pang-18 season sa NBA. Wala pa rin nilalabas na kontrata kung magkano nga makukuha nitong si Haslem, pero ito ay nasa minimum veteran contract lang, para hindi pa rin makaapekto sa salary cap ng Heat. Isa pa dyan ay nagsalita na rin si Jimmy Butler na gusto nitong maglaro pa rin sa Miami itong si Goran at nagbanta pa nga ito sa kanya. So joke lang yung banta ni Butler regarding nga dito kay Goran dahil maganda naman ang chemistry nila ng dalawa. Ayon din sa report ay magsasign ulit si Goran sa Miami Heat na may worth $37 million sa loob ng 2 taon. Tapos yung isa ay player option. Yun naman talaga ang nasa CBA rule na kapag mag-o-offer sa isang free agents na nasa above minimum pay ay dapat merong isa na player option. Magandang balita yan para sa Miami Heat na yung isa sa mga core player nila ay pwede mag-stay sa team. So ulitin ko, mga verbal agreement pa lang to at pwede mangyari na hindi sila tumuloy. Parang DeAndre Jordan dati sa Dallas Mavericks. Ang isa pang official signing ng Miami Heat ay itong si Meyers Leonard na nakakuha ng $20 million sa loob ng 2 taon. Ang isang taon doon ay player option din. So literal na 1-year contract lang din yun para sa kanya. Kailangan talaga ng big man ng Miami Heat sa ngayon. At si Leonard, ang isa sa na-retain nila na last season ay meron siyang 6 points at 5 rebounds per game para dito sa Miami Heat. Sa Detroit naman ay nakakuha sila ng malalaking players, hindi bigatin. Nag-agree si Mason Plumlee sa 3 taong kontrata na may worth $25 million. Sa Nuggets ay nag-average siya last season ng 7 points at 5 rebounds per game. Okay din naman ang pinakita nitong si Plumlee para sa Denver. Ngayon ay wala na sa Detroit itong si Andre Drummond, kaya kailangan nila ng big man na ba-backup. Ang isa pang kinuha ng Detroit ay si Jahlil Okafor na nag-agree naman sa 2 taong kontrata na masasabing solid numbers din naman ang pinakita ni Okafor last season dito sa Pelicans na meron siyang 8 points at 4 rebounds per game sa loob yan ng 30 games at 15 minutes. Kanina lang bago lumabas ang balita na to ay dinilit ni Dwight Howard ang kanyang post na mag-i-stay pa rin siya sa Lakers at hindi siya aalis. Pero ilang oras lang pagka-delete noon ay lumabas naman yung balita na lilipat na siya sa Philadelphia 76ers
para sa isang taong kontrata. Wala pang official statement kung magkano makukuha ni Dwight Howard, pero nag-agree na siya sa 1-year contract para dito sa Sixers. So masasabing backup siya sa pagkawala ni Al Horford, at isa din sa pwedeng masabing dahilan ng pagpunta niya sa Sixers ay dahil dito kay Daryl Morey na naging GM niya nung nasa Houston pa siya. Si Dwight Howard ay naunang napabalita na pupunta siya ng Warriors dahil gusto nga nila itong makuha dahil kulang sila sa big man. Pero sa status kasi ngayon ng Golden State na nagkaroon nga ng injury itong si Klay ay naiba ang plano nila. Tapos nakuha pa nila sa draft itong si Wiseman. Hindi rin expected ang pagpunta ni Howard sa Sixers dahil medyo wala namang lumabas na balita tungkol dito. Susundan naman ito ng pag-agree ni Danilo Gallinari sa Atlanta Hawks ng 3 taong kontrata na sabi niya dati ay gusto niyang sumali sa isang contender na team. Pero mahirap palagpasin ang $61 million sa loob ng 3 taon. Nice addition to para sa Atlanta Hawks kasi maganda naman ang pinakita ni Gallinari last season para sa OKC. At nung nakaraang buwan nga ay nakausap ko pa sa isang podcast ang dati niyang assistant coach sa Denver na si Steve Hess na pinaghahandaan talaga ni Gallinari ang next season. Marami pang tinatarget ngayon ng Atlanta Hawks na free agent na sabi ko kanina ay pwedeng mapunta sa kanila si Bogdan. Pero depende na yan dahil sa kontratang nakuha nga nitong si Gallinari. Dahil sa pagkawala ni Dwight Howard dito sa Lakers at sa mainit din na balita na sa Brooklyn pupunta itong si Ibaka, ang target ngayon ng Lakers ay makuha naman si Mark Gasol mula sa Toronto Raptors. Isa pa dyan, ilang oras mula ngayon ay magdi-decide na rin si KCP kung saan siya pupunta, either Lakers or Knicks, na ayon ngayon ay mainit siyang hinahabol ng New York. Si Anthony Davis naman ay hindi pa inaasahang magdi-decide na pipirma ng kontrata sa Lakers dahil ayon sa kanya ay iniintay niya pa ang Thanksgiving Day bago siya pumirma ng bagong kontrata. At ayon pa sa report ay pinag-iisipan talaga ni Anthony Davis ang kontrata niya sa Lakers dahil ayon pa sa kanyang agent ay ililin niya ito sa kontrata ni LeBron na pwedeng pumasok sa 3 taong kontrata lang na nasa $106 million. At yung 1 taon ay nasa player option pa. Medyo maikli ito sa unang binigay ng LA noong mga January. Para kasing pabago-bago ang isip nitong si Anthony Davis kung aalis ba siya or mag-i-stay dito sa Lakers. Dahil si LeBron ay merong natitirang 2 taong kontrata dito sa Lakers. Natatagal yun sa 2022. Tapos next offseason ay meron pa siyang player option na yun ang iniintay talaga ni Anthony Davis. Kaya ang sinasabi sa report ay 3 taon lang na kontrata ang gusto nitong si AD. Kasi kung sakaling maging free agent si LeBron ay i-decline niya yung kanyang player option. So wala pa talagang final contract itong si Anthony Davis at ayon sa report ay pwede na itong nasa max contract. So yan ang iba mga update sa free agency as of November 21, 10 AM. So ilang oras mula ngayon or minuto nga lang ay madadagdagan pa yan. At isasama ko sa episode na to yung recent na mga update. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.